9 anyos na ako na hindi ko adeter ng makangkotay sa aksidente kahapon. Sa investigasyon, sakay ako ng kanyang kutil sports car ng mabanggaya ang dalawang empleyado ng NMDA na nakamotosiklo sa barangay position. Pero sinubukan umano silang takbuhan ni adeter. Initial statement sa akin is pinag-alam na marami siyang attention. Otherwise, ang sabi sa akin, kung alam niyong meron na sanggi, he would stop. Nang respondehan ng mga pulis, nagtangkaring naman ang tumakak ang aktor, pero naatrasa nito ang pulis mo sila. Inisip namin na siya ng sakyan doon sa harapan, kaya hindi na siya makakabate. Inatras na ngayon yung ganyan sakyan, pero may, at napangga nga niya itong nakaharang din isang sakyan sa likod na ito yung mobile car nga namin. Pero bago pa makabangga, bandang alas 5 rin kahapon, natikita na si Adeter sa Rockwell dahil sa reckless driving. Na-surrender niya roon ang kanyang lisensya. Kaya nagtaka ang mga pulis nang makapagpresenta pa ang aktor ng isa pang driver's license. Iimbestigahan din kung peke ang isa sa mga ito. Halatang halata mong lamot siya sa alak dahil kinakausap namin, wala siya sarili, nagsisigaw-sigaw. Hinihahanda ang mga kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury, damage to government property, at disobedience to persons in authority laban kay Adeter. Sa kustudiya rin ng mga pulis, nagpalipas ng gabi ang aktor habang patuloy ang investigasyon. Ayon pa sa kanyang abogado, handang tumulong si Adeter sa pagpapagamot ng mga biktima na napinayan sa balikat at nagtamo ng mga gasgas dahil sa nangyari. Lady Vicentio, in CNN.